Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel again. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag-edit ng ibang style gamit ng CapCut apps. So ngayon, pipindutin ko itong Play Store. Yan guys. Pagkapipindot ko sa Play Store, itatype ko lang po ang CapCut. CapCut. So ito yun guys, yan yung CapCut na yan. So i-click ko yan. Pagka-click yan guys, may nakalagay dito na update kasi meron na po akong existing. So ngayon hindi ko na kailangan i-click yan kasi meron na po ako sa aking home screen. So I go back to my home screen. So now meron na po akong CapCut guys. Yan. Alright. So i-click ko yan. Pagka-click yan guys, first ang unang gagawin is we have to click new project. Click yan. And the second is you have to click the stock videos. This one, stock videos. Alright, so i-click ko yan. Dahil magta-type lang po tayo, kailangan natin ang background niya ay black. So pindutin po natin ito guys. Yan, i-click ko yan. I-click ko yan kasi yan po ang background niya na black color. So i-click ko yan. Dito sa baba may nakalagay na add. Click ko yan, add one. So ngayon guys, nandito na yun. Yan na yan. So i-ano ko yan, i-adjust. Parang katulad lang din doon sa KineMaster, drag to the left, drag to the right, parang ganyan. So i-drag ko yan within 3 minutes guys. Alright, so 3 minutes. So medyo okay na yan siguro. So after that guys, I have to click this text icon right here, the right here. Okay, so text, and then click again at text. This guy, text. Dami ng araw. Text, so I add text. So ngayon guys, before that I have to adjust this. Alright, so i-adjust ko lang yan. Bago yan guys, meron po tayong mga colors dito na pwede tayong mamimili dyan kung anong gusto nating kulay na i-background, na i-kukulay dyan guys. So sa akin naman, I think I have to prepare yellow. Pwede rin ganyan guys, o di kaya yung yellow na ibang style. Alright, so I click this. So pagkatapos yan guys, magta-type na po ako ng words na pwede kong ilagay dyan. So for example, ilagay ko na lang yung pangalan ko. Okay, saka apelido. Alright, so ganyan. So adjust ka lang konti. Alright, so pagkatapos yan guys, i-click natin itong animatic kasi dyan po tayo kukuha ng mga style or yung style ng pag ano ng text kung papaano. So i-click ko yan ha, animatic. So pagka-click yan guys, meron kang mga option dito, ang dami guys. Yan guys, papunta doon yan. Mamili ka lang dyan. I-drag to the left lang guys. So mamimili kang ganyan guys. Ibang style yan. So kung gusto mong weave in, kung pipindutin mo itong weave in, yan, weave in, pwede rin. Pag-click yan, ganyan na siya guys. So kung gusto mo naman na yan, parang ganyan. Kung gusto mo naman itong yung ang dami guys, yung flip and jump,
For example, like this guys. For example lang. Yan, i-click mo yan. Ang resulta yan guys, magiging ganyan na rin. Alright? So, parang flip and jump. So, pwede rin ito guys, nasa sa inyo, bouncing. Pwede rin ito. So, actually guys, ginawa ko na po ito sa video ko. Ito guys, yung ganyan guys. So, alright guys. So, pwede din itong heart, or bouncing music. Depende po guys. So, ngayon, ang kailangan lang po natin dyan para hindi siya gaanong mabilis, i-click natin itong ito guys, ito. Yan. Kailangan yan guys, magpunta dito yan. About 3 minutes yan guys. Kailangan i-drag natin yan to the left. So ngayon guys, i-ano ko yan, i-drag to, ay sorry, drag to the right. Alright, so 3 minutes. So see, ganyan yan guys. So ngayon, dahil kung yan na ang napusuan mo, kung yan na talaga ang gusto mo, so pwede rin palitan ko yan guys, ito, itong heart yan guys, bouncing heart, pwede rin guys, ginawa ko na rin yan sa video ko. So alright, so papalitan ko yan, parang ganyan siya guys. Tapos pag nag-edit ka sa KineMaster guys, kailangan mo rin na mag ano ng music na i-sound effect dyan na mag-balance siya, yung parang mag-match siya sa gaganyan guys. So ngayon guys, dahil yan na po ang napusuan ko, i-click ko itong check. Yan, check. Okay? So nandyan na yan guys ha, ready na yan. Pagkatapos yan guys, pag na-check na yan, ito po yung play niya. Ito. Yan, yan ang play. Parang katulad din doon sa KineMaster. Alright, so i-click ko yan, magpi-play na yan guys. See? Play na yan guys. So ito yun guys, kasi may makikita kang CapCut na logo or icon like this, like that. So pwede mo siyang, pag nagpunta na yan sa KineMaster, pwede mo lang yan siya i-cut doon, o i-edit mo, tanggalin mo yan. Pwede yan guys, pero dito pwede rin. Pero since na doon mo ka mag-i-edit sa KineMaster, so lubusin mo lang na doon. Alright? So, kung ready na yan, guys, talagang ready na yan. So, next is, we have to click this arrow, guys. Alright? So, i-click mo yung arrow para ma-save. Yes. Exporting, guys. Kapag na-save na yan, guys, pindutin mo itong done. Itong done, guys. Done. Pag napindot na yan guys, pwede rin itong guys na itong others, i-click mo lang itong others. So either way guys, as long as masave, right? So i-click ko yung others, ito ay sample lamang po. Tapos ngayon guys, kasi since na meron na yan ito guys, dadalhin tayo sa KineMaster. Dadalhin tayo sa KineMaster guys. So di ba guys, mayroong KineMaster dito, di ba? So pwedeng i-click natin yung KineMaster. Kasi di ba guys, may nakita kang KineMaster dito, di ba? Hanapin mo lang yung apps na KineMaster kasi automatic na po yan napapasok doon. All right? So i-click ko ang KineMaster. Let's go. All right guys. Nandoon na yan talaga guys. So ngayon, pipindutin mo itong ito guys. Ito, i-okay mo lang yan siya. Pagka-okay niyan. Yan. Ay. I-click mo na yung okay. So pagka-click mo ng okay guys, sigurado na yan, nandoon na yan sa loob ng KineMaster. Nakasave na po yan doon guys sa gallery. So i-check ko yan guys kung meron ba talaga doon sa KineMaster. Oh see, meron na guys. So tingnan mo, look at this guys. Ayan, yan. Tingnan mo yan guys, meron na yan. Okay?
So ngayon, i-click ko yan, guys. I-click ko yan, ha. Tapos ngayon, guys, since bago mo maano yan, kailangan mo ring i-click ito, guys. I-okay mo, guys. I-click mo itong okay. Yan. Para ma-export siya, para ma-re-encode na papasok doon sa gallery ng KineMaster. Okay? I-click ko ang okay. Alright. Alright. So, nandito na, guys. So, ngayon, since na nandito na yan, i-click natin itong X sa taas. X sa taas, guys. Okay? Yan. Yung X na yan, i-click natin yan. Alright? So, ngayon, i-click ko, ha? Let's start. I click this icon that is play, okay? So, i-click ko yan. Oh, see? Alright. So, ngayon, guys, para mag-balance yan, para may dating naman, maghanap ako ng music dito, guys. Bigyan ko ng sound effect. So, ito, guys. Pwede ito. And then, click ito. I-click ko yan. Alright? So, tingnan mo, guys. Tapos ngayon, i-ano ko yung ito, guys. Yung volume. Alright? I-balance ko muna yung volume. Diyan, yung dalawa na yung kailangan ng 0. Tapos dito naman is like number 1. Okay? Yan ang balancing po. So, check. So, i-try ko, ha. I-play ko, guys, ha. Guys, ang ginawa ko. Para hindi makita ang cup-cut, guys, pwede mo siyang i-cut. Alright? So, i-cut mo lang siya para hindi makita yung, ano, check. Tapos, itong music, guys, of course, i-trim mo lang din yan. Cut. Alright, so, i-play ko, guys, ha? Sigurado yan, guys. Alright, ang ganda niyan. Tingnan mo yan. See, guys, kita nyo na. Okay, play again. See, guys, so, pagkatapos yan, kung ready na yan, pwede na nyo yung i-save yan, guys. Just click right here. Alright, for save. Save. So, pagkatapos yan, guys, i-export mo lang. Ganyan, i-click save and then click this, guys. Ito, guys. Alright, para pag mag-edit ka, idugtong mo lang yon. Okay? So, save. I-export na natin, guys. So, alright. So, I hope may natutunan kayo sa aking video tutorial ngayon, guys. So, maraming salamat. God bless you and keep safe, everyone.